since you chaired FDCP? Not exactly 2 years ago. Because for me, I think it was 15 na pa-graduate. Yeah. So ano po ba yung, of course, marami pong achievement for sure. Ano po yung pinaka-proud po kayo na naging achievement ng FDCP? Yung realize mo na yung programs na in-initiate is really becoming relevant to the industry. Especially yung isa ng Pilipino, yung mga development programs namin, like planting seeds, yung local, ano po ba, sinisaysays anymore. I mean, I didn't realize that, you know, kumbaga, yung bawat ambag pala na nakikita mo, may itutulong sa ikaw-undan ng industriya natin, na-appreciate, mini-welcome ng ating filmmakers at ng ating mga aspiring filmmakers. So, especially PPP, grabe, I didn't realize that it will create that kind of big impact because it did not just benefit film producers, filmmakers, actors, but the audience as well. And the government, because it's a national event, it's a nationwide event, nakikita nila yung value of really championing our Filipino films and really keeping a space for our local Filipino films and ma-develop yung audience pa natin lalo and appreciating our local products of films. Yeah. Speaking of the government policy, ang ating presidente po ay supporting tama ba sa ating Filipino filmmakers? I will never forget yung sinabi niya nung tumatend siya na aming sige lokal. Sabi niya, yan ang trabaho ng filmmaker, tell the story, share ninyo ang nangyayari sa ating society. Whether good or bad, ano yan eh, salayaan natin yun bilang mga, bilang filmmakers at gumagamit ng pelikula, bilang medium para kumuwet. So, yun, siguro pinafollow ko lang din yung directive talaga na parang, we have a cinema that is diverse. There's a lot of voices, strong voices coming from different sides. And FDCP will always be here to champion that. Whether it is for or against. Alam mo yun, yung mga ganun eh, iba-iba talaga. So far, wala pa namang issue na parang na-screen yung mga films na anti-government. Wala pa namang issue. No, I don't think that's the... I think siguro kung talagang seditious na siya, yung talagang threat. Ibang usapan na yun. Yung talagang it really threatens national security. Pero yung mga ganitong boses, ito talaga yung nangyayari sa bansa natin ngayon at may iba't iba tayong pananaw kung paano natin siya makikita. Last na lang po, ano po yung biggest lesson na natutunan niyo dun sa 2 years niyo po sa To focus on the work, na as long as alam mo ang intention mo ay maganda at sincere ka sa layunin mo makatulong sa industriya, dapat hindi ka nagpapa-apekto sa mga negativity at magiging toxic ng opinion ng ibang tao. Kasi kung hahayaan mo yun na mag-pull down sa'yo, mas maraming, and talagang it really affects you kasi syempre ako especially napaka-personal ng reason why I'm doing this. Hindi siya trabaho lang. Alam mo yung parang I'm part of the industry. I am one of those. I'm an actress myself, so oh my God, it's what I'm doing is really and really sincere on wanting to create change and impact change. So, ganun din ako nasasaktan pag nakakabasa talaga ako ng mga hindi magaganda. Pero you know, you just soldier on, just move forward and know that mas makaka yung nakikita mo ngayon at yung layunin ni FDCP at yung vision, maiintindihan din nila kung bakit yun yung ginagawa natin. Message na lang po sa mga Filipino filmmakers. Sa ating mga Filipino filmmakers, maraming salamat sa contribution ninyo at sa patuloy ninyong pagkukwento ng ating story and for inspiring our audience, di ba? Sana makita natin yung value nung yung buong filmmaking process, not just on making films, but also knowing how to get to our audience. Kasi right now, dun po talaga tayo, medyo challenged. We need to inspire, we need to reach our audience, our target market, and we need to continuously inspire our Filipino audience to
to ano, to patronize our films. Ang kalaban po natin ay hindi isa't isa. Kalaban po natin ay ang mga ay hindi actually hindi man kalaban, pero ang kakompetensya natin ay yung mga banyagang pelikula na mas pinapanood ng ibang bansa. So ay na ng ating mga local audience. So paano tayo magko-compete? Paano natin ipapakita na kasing ganda or mas maganda pa ang mga pelikula natin kaysa sa kanila? At yung 200 pesos nila, yung 250 pesos nila, hindi masasayang para manood ng pelikula. Yes, FDCP Chair, thank you so much.